kung first time mom ka, or pangalawang pregnancy mo na to, pangatlo, at hindi mo pa rin alam kung ano ba yung mga products na okay sa anak mo, this video is for you. Just a disclaimer that all babies are different, of course. All parents are different. We have different perspective. Marami tayong mga paniniwala, especially kapag naniniwala at sumusunod pa rin tayo sa mga bilin ng mga matatanda. That's okay. Do what works for you. But for me, these are just my experiences. So yeah. When I learned about my second baby, isa na talaga sa mga pinag binge watch ko is yung mga nesting with me, ano ba talaga yung mga products na pwede sa anak ko, ganyan-ganyan. At sa totoo lang, nakaka-overwhelm, no, mga moms, kasi ang dami nilang mga pinapakitang product, tapos yung mga nesting with me video, igaganyan nila, tapos yung mga products nasa kama, nung nasa kama nila, ang dami nilang products, wala, ang dami, parang nakaka-pressure, charing. At isa sa mga nakita ko is diapers. Ang dami na nilang mga binuling diaper. Yun yung isang bagay na hindi ko ginawa for this pregnancy because doon sa first baby namin, we tried several products talaga na available before we stick to the brand that we used. Kasi parang may time na hindi kami magkasundo nung diaper na yun kasi nagli-leak siya or hindi maganda yung absorbency or nag-rashes yung baby ko. Kaya for this second pregnancy, hindi talaga ako nag-hoard ng diaper for this moment, ano? Kasi baka hindi sila magkasundo. So, meron kaming chance pa to try different products at hindi masyadong masakit sa, alam mo yon, sa puso at sa bulsa kung yung product na nabili namin at the moment is hindi kasundo ng skin ng baby ko. So, ang dalawang products na binili ko for this pregnancy is, for the first one is the Rascal and Friends. Ayan. And the second one is yung Hey Tiger by Rascal and Friends din. I'm not really sure if they're the same brand, pero for sure, parang same ano lang sila. Parang same banana, charot. Kasi may Rascal and Friends din si Hey Tiger. Tapos, for the delivery, ang binuksan na namin una is the Hey Diaper. Ayan, nakita nyo. Kasi nagpack na ako ng mga individual emerot ng baby para gamit na lang ng gamit si daddy kapag in-assist na niya ako sa aming birthing clinic. So, after ni Hey Tiger, si Rascal and Friends na yung susunod. Another thing na hindi ko pala na bili dito is yung mga small sizes na. We stick to the newborn ones muna kasi baka sobrang laki nung small sizes sa kanila. Pero gaya nga nang sabi ko kanina, baka hindi rin kami magtagal sa size na to. Depende kung gaano kabilis lumaki si Bagets. As for the diaper products, hindi ako nagbili ng sobrang dami. Although, ang dami talaga magagandang products na pwede nyong itry for your baby. For me, hindi muna ako nag-hoard sa mga ganong bagay. Kasi, number one, nasa bahay lang naman kami. We can use cotton water to wipe her bum kapag nag-poops. Number two, ayoko masyadong maraming i-apply sa kanya. Pero, ang pinaka-hinoard ko lang talaga is baby wipes. And ito yung brand na binili namin from Unilove. And we chose the unscented ones. Naalala ko kasi ang bilin ng pediatrician ng aming kuya na wag muna kaming bumili ng scented products at the moment or kung hirap talaga kaming humanap, yung very, very mild scent lang kasi may allergic rhinitis ako eh. So baka maipasa ko siya sa mga anak ko. Unfortunately, napasa ko na siya kay kuya. So, dito kay baby, as much as possible, kung kayang i-prevent, diba, para hindi mag-trigger yung allergic rhinitis niya, let's do it. Pero, itong Unilove na baby wipes, ang binili ko lang is yung tig 6 pieces nung nag-sale sila. Alam ko kasi napaka-useful nito, hindi lang para kay baby, pero ako din kasi personally gumagamit ako ng baby wipes, lalo na kapag lumalabas. At syempre si kuya, kapag alam niyo yon, marami na silang hinahawakan, marami nilalaro, marami mga chorba, diba, and whatnot. Kasabay nung
tag dito, itong baby wipes na to. I also tried Tiny Buds dry cotton wipes. First time kong makakatry nito at hindi ko talaga sure kung paano siya ginagamit. Kaya isa lang muna yung binili ko. But I've heard so many good reviews about this, especially kapag ka kailangan yung magpalit ng diaper on the go. So, hopefully, makapag-hoard pa ako ng marami. And as per other products na yung mga spray, yung mga creams for diaper rash or anything, hindi muna ako bumili ng ganun kasi I'd like to ask the pedia of my baby kung pwede yun. But then, gaya nga ng sabi ko kanina, ang dami kong products na gusto pang itry for my baby girl paglabas niya. Pero for now, let's just stick to the basics. Kayo ba, mommies, ano yung mga binili niyong mga diaper products or para sa mga bum-bum ng inyong babies? Leave them down below para mapagchikahan natin yan. And yeah, I'll see you guys on my next video.